Let's go. Mukhang maagang umuwi na maano, hindi mahirap mag-approach. Sana either mag-compliment doon sa hero na yon. So, yun, sa negative na ating sauce. Or yung place na mo pa na pwede din bumaliktad or mag-shift. So, parang more on like nag-highlight talaga yung mga core heroes, no? Pati yung mga roams. And I believe na, well, actually tama yung sinasabi niyo kanina. It's all on, ano yung mag-adjust yung apat, mag-secure ka ng isang main funnel mo, your main core hero. Kaya ko and to. Then it guys, really revolves around kung paano mo magiging mapoprotektahan o ma-enable kaagad yung hero na yun. Parang kanina, di ba sa age 2, hindi mo tayo na early Christmas age 2 eh. Nakapag-set up yung NSP, again, yung way of the dragon ni Rene Jade, nagbibigay siya ng time and information. Then kapag nag-online na, saktong-sakto yun sa playstyle nila na fighter pa kayo talaga. So, it really compliments eh. It really compliments the foreign hero na meron si Rene Jade. Pero iba din kasi yung ano eh, baka din kasi yung tank na jungle ngayon eh. Parang back siya parang ata yung nakikita natin eh. Merong ano, Hylos. Hylos. Pero kasi, naniniwala ko yung Hylos for the longest time. Parang, ever since, kahit hindi pa nung touch na to. Hindi namin alam. Meron ng chance na mapili siya eh. Kasi ginagamit na siya eh. Oo, nagamit siya ng M3. Hindi talaga ito reaction video. Tapos, dito, start yung season 9. Hindi pa nagpa-patch. Nagamit na rin siya. So, meaning, Hylos is somewhere there. But, this time, na nagkaroon ng adjustments at pinalakas yung tank jungling. Back siya pa lang halos yung napipili. Ah, sige, huwag na nga lang. Yeah. So far, kasi anong tingin ko dito, ito complement siya sa bilis ng ikot dahil na rin sa mobility. Hylos, yes, effective. Pero kapag yun siya lang mag-isa, hindi siya ganun kabilis eh. Kailangan niya tagang munang ilatag yung glorious pathway niya. So, tingin ko yun yung role, yun yung pwede niyang i-contribute sa team fight or sa structure ng isang draft. So, yeah. Alam mo, yung gusto ko makita dito, yung ibang pang mga tank na posible. Ano ba mga possible na naiinap mo? Grok, tingin ko, pwede. Grok jungler. Kasi bagal kasing matake. Gana din, kasi mabilis din siya mag-clear na minion wave. Kasi nga lang, literal na ang aasahan niya is spam ng skills. Oo. Diba? Parang majority din naman ng mga heroes, ganun. Pero ang difference kasi, na kumari, Hylos versus Grok. Si Hylos kasi, habang yung second skill niya naka-activate, pwede siya mag-free na mag-free hit. Same goes with the Baksha. As long as tumatama yung second skill niya din, second skill niya din, pwede din eh. Constant pwede, damage eh. Tira lang din siya ng mag-hit, lang din siya mag-hit. Well, di siya din eh, no? Kapag ka, sa kapag ito, lagi may action. Kahit yung lakad, yung lakad ni Hylos ginaya. Akala ko lang ito, no? Alam mo na, ginaya talaga lahat. As in, pati yung lakad ni Hyde. Yun yung mga literal na sarap pagkintuhan. Kasi may... Action speak louder as well. Action speak louder than words. Kaya guys, kapag sa mga nanonood dyan, pag tamahimik ako, ibig sabihin, ina-action ko ba lang? Tignan mo yung kamay. Tignan mo yung body language. Woo! Chantel! It's always a pleasure having you dyan sa color na yan. Pero Chantel, bago natin pag-usapan kung ano pa yung mga actions na kaya mong gawin, pasok na tayo sa draft kasi bagong action, kailangan muna ng unting explanation kung ano yung gagawin nila. Rene Esports vs. HSPE, 1-1 Valentina, Karina, Masha. Yeah, ito pa yung hero na hindi pa natin nakikita, pinipick, na isa rin sa mga binago dito. Yung weakness kasi yung crossbow stamp. So yun din yung iniingatan dito ng Bright Esports. Ayaw nilang ibigay yung mga ganyan tong klaseng heroes and then they will adapt properly. Ano talaga eh, ito yung ginawa talaga yung Masha sa mga ban eh, no? Parang ang laki impact niya para sa laro, early game. Kasi diba na makikita ko? Kailan mo mga matas eh! Actually, mapungay na mata ang ibibigay niya sa atin. Yan na si Doggy, nandiyan sa kailikod.
At yun lang sa likod po, sa mga nagtatanong, hindi po si Manjin yan. Ayun ba, may nagkakomment sa akin na parang meron daw hindi po si Manjin yan. Marshall lang po. Marshall po yan. At hindi po nag-marshall si Manjin. Caster po, saan po po na po siya? Pumani ko yung Manjin! Marami naman yun. Kaya po may nag-comment isang beses. Oo, si Manjin daw yan. Ay, securing the back siya again. For NXPE, it's the same thing. Para yung draft. Oh, well, for Bren, siguro mag-pipick sila dito ng ibang mage nila, ibang boss for. Para mag- kasi ang nangyari kay Nawas, super laki ng potential na kanilang Gale. Kaso ang nangyari, since ma-dash dito yung heroes ng next play Evos, hindi naging ganun kanali first to play his skills around the map or against the players of next play Evos. But for Bren, oh, okay. So, si Lasty. Si Lasty yung gagamit ng backshot kasi kumuha sila ng Ling. Ah, so mag-i-stick na sila kay ano? Mag-i-stick na sila kay Malik kung saan siya back. Oh, kumbaga ibigin na lang natin kung ano yung comfort niya talaga. But anyway, makakita din tayo dito ng Matilda. So, for the longest time, we're seeing Matilda na more on the post 5. Pero this time around, may possibility. Actually, pwede pa magbago. The good thing with the recent patch is pwede tayo makakita ng mga XP lane na literally tank. So, for Bren, pwede pa itong maging post 5 Matilda. Pwede din siyang maging damage Matilda. So, ang daming option. Well, sa mga nakikita ko, parang ganda ng ano na ito. Ang ganda ng duo na ito. Ang ganda ng duo na ito. Alam kasi kung dumating siya sa amin, donut na din yung donut. Hindi na siya nakipit eh. Parang mage na nga siya eh. And ito yung nag-iisang mage. Baka pwede yan itong Pandora. Ah, yes. Oh, diba? Kaya ka nila yan. So parang, Pandora's yes, may damage output ka, pero may support factor pa rin. Yeah. Nabukakasa. Well, maganda siya pang, ano, eh, pang tulong or pang assist dun sa mga heroes na kailangan mag-close ng gap. Diba? Parang Matilda. Or rather, yung Hilda, yung Dust Sister. So, maganda rin siya pa sa mga heroes na kung gusto mo maging hyper-aggressive. Pagka mga level 4, pwede ka na mag-apply agad ng pressure sa ibang lane. Mag-shutdown ng mga heroes. So, hindi natin kung ano yung mga heroes. So far, sa NXT, kung magkano nila lang. Magkano nila lang. Sino ka? Ba't ka nandito? Super, super safe draft for next play Evos, nagkaroon lang na changes in terms of the band. Dito for the side of Bren. Kulang nila. Kulang nila. Go date sa XP. Kasi her speed added din. Pangalan mo? Pero XP, kulang naman nila dito. Automatically, yung side of Bren. Grabe na to, eh. Grabe na to. Pero nandang nila yan, ah. Pwede silang mag-clean dito, eh. Mag-cleanse ulit. Pero, almost the same fourth ban sa side ng Bren Esports with the Yin. Kaya tagal nilang bigyan ng opportunity dito na ma-isolate yung isang hero ng Bren Esports. Kasi meron mga draft na ganun eh, na mas malakas sila kapag lima kayo kumpleto. May Esmeralda din. Pero pag mayroon na isolate, ang hirap i-push through. Ang hirap i-pull off. But really, going fine side ng NXP, removing yung Populin Koopa. Ang support nila. Oh, para more on marks mo naman dito, kung magaking lows na agad ng next play Evil, sabi na napakasakto kasi it. Kasi imagine mo, meron kang frontline na back siya. Tapos meron ka pang Populin Koopa, hirap nga naman para sa kanila. Although, yes, same 3 picks for next play. Pero sa kung iba yung magiging next 2 heroes nila, most probably, ito pwede pa nga nilang gamitin dito sa Kilis. Totoo kasi, alam naman nila yung sarili nila. Hindi ba medyo counterintuitive ko? Binang may Esmeralda, pero nasa iyo yung counter. Personal, di sila. Pwede, actually, pwede din kasi nasa kanila din yun eh. Oo, di ba? Pero din sa kanila yun eh. Kasi counter niya. Nadagdagan mo pa ng isa pang AOE or isa pang tanky hero sa pwede maging frontline yung NXP. Mas nahihirapan mag-approach. So, tingin ko, yes, at the point na parang piniprevent din nila yung mga counter heroes na, or rather yung mga magdi-disrupt sa plano nila when it comes to team counter. Parang yung brand din. Let's see kung ano pa pinataan ng Bren Esports. Pero NXP muna ang manalatan ng kanilang
pick. They have the last pick. They have the last say. Kaya kung kailangan mo na natin makita kung kakabal for pick. It's really the same draft. Pero sa animatics me, wala silang binago. Kumbaga parang sabi nila, it was effective earlier. Bakit kailangan pa natin maguhin? Do not fix what's not broken. What's not broken. But Tre, hindi talaga kaya ni Paquito na mag-boxing na walang boxing ring eh. Oo, oh, okay. Kasi kailangan talaga i-set up yung dance floor. Kailangan na kailangan talaga. Tapos si yung clip kasi yung taga round 1. The fight. Baka na ano, mali-rounder mo, mali-apa ka sa track and field yung sinasabi. Kaya yung training sa go, ito sa inyo, sa training walang mahirap yan. Track and field. Akala mo, nasa mo. Akala mo, duelo yung sinasabi. Ano, no? Pag-duelo yung sinasabi. Ito, ay, sinilis and phobius. Parang kinapanay siya, Ten. Kaso, Sobrang unat. Kaso pa lang napansin ko, parang kulang naman sa damage. Sobrang kulang sa damage nung lineup ng regular. Kasi isipin mo, may power love from the clip. Masusustain, although wala kayong damage per second. Kasi totoo yan. Kapag hindi mo aspect na yun. Kapag hindi mo, dapat susuntukin mo. Hindi, huwag magbigay ng sarili mo. Yeah, kasi mga dashes, ano? Kasi sinunod mo to ate, nasa sabi ni Johnny Boss. Bakit mo sinabi yun, eh? Para si Pareto, papunta sa Andy, may kasalanan na na. Actually, disabled sa group rate. Sabi ni Andy, eh. Kasi kaya sarili mo kay Joe. Ate, lagi mo tatandaan ng mga bagay. Lagi tayo tama. Pero lagi ka naman magkaroon na ng problema. And it's going to be high loss. Kaya naman XPE. Sa mga dating na nakunat, maganda yung aura ng isang high loss. Am I right, TDZ? Yep, that's true. At makikita natin na maganda rin siyang pang-control sa mga melee heroes na apat na members dito or apat na heroes in Ben Esports is mostly melee. Kapag lumapagkaroon malapit sa may high loss, pag inom niya yung ring of punishment niya, ang bagal mo pang-control. And that enables NXPE na makatakbo ka agad, especially na naman yung Phobius, di ba? Lagi siya sumasalubsob eh, gamit yung demonic force niya. So hanggat hindi... One of the best ways na makatakas ka sa Phobius na hindi ka nagda-dash is yung Glorious Pathway. Pwede mo rin siyang gawin in reverse, pang habol ka agad or pang salaksak sa loob ng box ng Brand Esports. So, I really love the Hylos pick here para sa side ng NXP. Mas nagko-complement siya sa team fight structure nila. Clearly, it's going to be... Would you say it's a fair draft? Balanced draft, 50-50. Did someone get the upper hand? Somehow, in terms of damage, hindi ko masyado nakikita talaga yung damage na pwedeng ibigay ng lineup ng Bren. Kumbaga, very crucial for them to pull it off. Literal na early game. Kailangan makuha talaga nila yung early game. Pero tingin mo, din ko nakikita pumapasok yung current patch or current buff na ginawa kay Link. Na double na yung critical strikes niya. But at the same time, nagigets ko din yung punto ni Chantel eh. Kasi kahit sabihin mo critical strike pa yan, 165% ang naman yung pinaka-maximum cut ng critical strike ni Link. Never show maabot dun sa impact na 200% na nakukuha ng ibang mga heroes. Yep. Siya rin kasi yung assassin na hindi ka pwedeng tumagal sa baba eh. Hindi ka pwedeng naglalakad ka na assassin kasi well, isa pa yun sa mga ninerf sa kanya, di ba? Pinataas yung cooldown ng kanyang first kill. So, lagi siyang bababad. And especially if you're up against the Paquito, Cho, pati Clint, kailangan ikaw yung magiging finisher. So, kailangan makumikot agad ng umikot dito yung Brenny Esports. Bigyan nila ng funnel kills dito si Ling. Tingin ko kaya naman nila with the Matilda rotation pati meron si Uranus and the Boxa. So, kung ma-pull off nila yung early game, tama yung sabi dito ni Chantel, mas makakapag-snowball ka agad. Yung kailangan gawin ng Brenny Esports, mag-snowball ka agad yung lineup nila. Kasi pag tumagal tayo at tumagal at nagkaroon na ng item siya ng members ng NXPE, may hirapan nilang kontrolin yan. Yes, meron silang kunat, kaso nasan yung damage? Actually, dinilin ko yung lineup na yun ng Brent. Narealize ko lahat to tumatalon. Yung Reynos tumatalon. Si Baxa tumatalon. Si Ring tumatalon din. Actually, Matilda din. Umiikot yan eh. Jumpers. Na-jumper strategy. Yung tatalunan sila lahat. Kasi sa inyong dalawa, pumapatil kayo. Diyan kayo magaling. Kidding aside, the backline play na pinakita kanina ng side ng Brent Esports, ang kailangan lang nila gawin sila si Huhok lang. Baka babawi yan sila sa si Haze. Ngayon naman, yung kinakalaban niya dito is si Ling, pati si Baksha, and at the same time, yung Astaros ay
Yeah. Dito ni Fovius. Kasi ang kailangan nila ng COVID, ilatag lang yung second skill, mahata ka lang na ulti si Eve, cancel na yung Gilbert manipulation. Ah, yes. Kung baga parang ang daling ngayon. Kasi kanina, napakahirap para sa side ng Brent to destruct that. Pero tingnan natin kung anong ipapakita nila dito. Ano mo ba? Sa kanya na sa Speedy Day. Brent, next na Eve naman. Same story. Bago lang si Hylos. Clearly, it's going to be something that Red has to find out. But right now, Red Esports need all the points they can get. Will they take us to game number 3? We will find out. NXT, nakikipagkulitan agad sa kanila si Lasty. Lasty, nagamit niya yung sprint niya. Hindi nagdeligay yung bagong sprint ngayon. Sinundo! Kita mo kung paano na-enable ni Storm si Lasty. Parang medyo safe na sila, eh, no? Yung galaw na nila. Eh. Hindi compared dun sa game number 1 na si Lasty is laging umaatake na din sa mga DD slap. More on controlling the flow ng early game. Pagkakaroon naman yung sana sa Evo, sa safe rin ako na game number 1. Kung baka alam nila na meron talaga mong Google na backs sa kanila, meron talaga mong Google from the side of Brent. And si Lasty, literally, nagbibigay lang din siya ng vision. Ay, ang ganda yung pinag-up sa donut! Hindi, hindi pinaikot. And donut! First blood. Sila lupsok yung sarili. Nagpatangga. Yung wala, kayo pala nag-first blood si Heart. Habang na lang nangyari, nakapikit muna siya. Sabi niya, papamangga na ako dito. Let's go. Ito yung test of faith eh. Yung mga ano, yung mga... Sige, magkata natin. Susubukan mo yung trust. Ayan, para siya. Oo, susubukan mo yung trust. Mag-support mo sa mga kapte mo. Para siya nag-trust call. Pero yung trust bump. Trust bump. Sige, o pre, tasaruhin ko to ha. Isang banyo na lang ako. Parang hindi ka din naman makapagay. Wala kayo. Pero natin si Ray and Jay to secure that kill. And that was a great play coming out here from the side of NXP. Especially Donut. Pero dito nagkakaroon ng onting problema si Joe. Hindi siya marksman ngayon. Hindi niya kaya makipag-trade masyado sa isang slim. Oh, tsaka hindi siya mag-clean niya ng maximum. So, ang kaya nag-ahulat pa rin niya kakaris mo na long range talaga. Yung hit. Kasi may critical hit. Makakalag-e-fight. May target nila si Pandora. Yelly Haze. Pinapalik na nila kayo. And then Yelly Haze gets shot out. Kung Reshi and Renji ay mababa yung buhay nila. Ito Reshi. Next target to go down. H2 Renji. Nandito sila sa may area. At abang niya ka lahat yun. Lin, Lord Malik. Goes for the third. Ang ganda sana ng setup ng NXP. Ang ganda ng pagka-reward manipulation nila sa Dura's pathway. But unfortunately, hindi enough yung damage na meron yung NXP ngayon. Nasa kasi Donut at yung si H2 hindi ko sa nakakuha ng mga ganong klaseng items. Pero it was a good opportunity for Ben Esports na okay, subukan na yung mga ganitong klaseng play. Pandora, yung nice turn around. Siya yung naging main target. Pero long time na nag-activate yung Demonic Force. Bigay nyo na! Doon nag-pull out yung NXP. Alam nila na, oh, wait lang, kailangan natin tigilan. Hindi natin sabayan. Itong si Pandora pa nag-ultimate. Nakikita na si Lasty na umiikot siya dito sa lane ni Joe. Alam niya nagkakaroon ng problema si Joe into the securing yung kanya XP pati yung gold. And you know what, si Donut, kanina pa siya nagiging main focus. Neto ni Lasty. Kailangan mo talaga iniikot. Ang babaga sabi nila, makakaangat tayo in terms of the sustain. Nakalaman natin kanina, Brent ang nakalabang in terms of the main objective and also with the team fight. Saktong-sakto kasi nga pagkapasok ni Pandora. Pero mga next play kasi, as much as possible, kailangan nilang puntahan din si Donut kasi for sure, the next time na maglo-rotate ang Brent, yes, patay niyo! Hindi target agresiva siya. Hindi na kailangan. Yan na, susunod yung iba kung gusto na yung iba guys. Para sa kanyang side. Kasi kahit pinutin niya yun, siya ay tumumpad. Grabe yung damage output na meron dito yung NXT. The same flashes ng damage output from game number 1. Kasi this is literally the same draft. Pick-off talaga eh. Yung taga yung ginagawa ni Renegade dito eh. Siya yung kukuha ng pick-off, siya yung mag-set up for early. Same draft pa rin talaga ito. Dalawang damage ko. Hindi nagbago yung NXT ko ate. And he will just get away. And ito si Renny J, sila Yelly Haze. Gusto nang talaga nilang ano eh, gusto nang talaga nilang lumaban or sumagot doon sa mga pagiging aggressive ng side ng Brent. And alam nila kasi meron lang back siya doon sa side ng Brent. Tsaka sakto kanina yung nabanggit natin yung term na naging aggressive talaga dito yung Brent. Sumama ko kasi they have stone on the guy ng the circling eagle. Tapos si Lasty, kumbaga, kapatay na! Sino ba 'to?
Honestly, nung mga moment na yun, nakakasama niya, and interesting, ang pinaka ng buhay niya was Lord Malik habang nagka-title objective, and it's a very, very nice pick from Renny James. Ayun ako, nakita ko naman. Yung una parang alay, parang sinasay ko lang kita. Pero nung biglang, nung third hit nung Jeet Kune Do, hindi na-anticipate ni Lord Malik na may na-win ang flicker niya, na-punish siya agad. That's a really good play from Benny Jane. Like, dito mo, gano'n ka-determinado niya ng support ni Curtis. And the inverse manipulation, Yelly Hayes with the plays. And each two and the others is trying to get away from this glorious pathway para makatakas. At si Pandora, pipili din pala tayo ng energy, pero hindi na nasasayangin yung kanilang oras. Alam nila na patalo na sila doon. But si Lusty, ang next in line for the targets na masasapak ng issue dahil siya ay nakahabol. Naku, ngayon, next play silang nakakakuha ng advantage. Oh, ito sa Epizyon! Ay, ito! The Renny Jane Show! Itong taong to, nakilala siya. Sana may connection. And he's showing us kung bakit pinagabagawin yung nakatakas sa issue doon, guys. Tapos nag-play. Sana muna dito, etong si H2, sinusubukan nila i-take down si Pandora, pero masyadong madaming dash, masyadong madaming shield. Oo, oh, kumbaga parang ngayon nakikita natin sa friend, ang pinaka-asahan nila later on ng pinaka-pang front nila and also the damage ni Pandora. Kasi ngayon wala pa siya halos mga items, pero napakasakit na agad ng continuous demand for siya kaya sa next day even. Pero wala ko si Renny Jane talaga si Eve. Oo, nasipo nila mo. Grabe all you play. Wait, kita mo pala ba yung connection itong dalawa. Si Renny Jane po si H2, wala kasi kasama. Ay for Brent Esports to get an objective. Oh, kailangan talagang i-capitalize na wala din si Asia. Yung movement nila somehow ay pwede pang abutan dito ni Asia in terms of the objective. So, next play, Evos, in terms of the vision, by the way, madali na lang para sa kanila dahil naka-question na rin yung high loss. Take note that Kelly Hayes already has the Ice Queen wand. So, hindi pa makukuha yung ating turner si Renny Jane. Oh, Renny Jane! At si Renny Jane na naman, si Lord Malik na naman yung nahuli. Kanina yung pag-inalawa ng but this time around to no avail. Mapupunta pa kayo sa side ng Brent Esports yung turtle at hindi sila lalaban. Oo, oh, napakaganda ng timing dito for Brent. Yes, nagkakasipa from Renny Jane but at the same time for Lord Malik. Tumakas lang siya saglit, tapos balik siya, sinecure niya yung turtle dito, same goes with the storm, na pala rin, but he is aware that there is a cyclone eye dun sa mga na next ring Evos, and a flicker as well. Ay, Reshi! Reshi, tumakas sa reverse pathway will save his life. Sipin yung walang pa, yung apat side, yung kulang pa. Eh, si Pandora naman yung kinukulit nila. So, yung pati naman niya. Kumbaga, mahirap kapag ka naging continuous din, hindi nila na-shot down agad dito si Pandora. Kasi yung items, yung parin yung nakulat niya agad agad. Pero so far, hassle been compared to game number one. Grabe. Malik? Malik, wala siyang cloud walker. Pwede siya mahuli dito. O, ipipilit sa bulin ba? Hindi na nila pinilit. Masyado nang malayo si Lord Malik para habulin pa. But si H2 ay nahanap. Kung baga yung laban natin ngayon, somehow, dito matitest kung gano'ng kaka-critical finger kasi
so far, ang dami nating pagsasalubong, but at the same time, kailangan mong i-take note kung ano yung mga pwede mong ibitaw na skill, kung sino iso-zone out mo, kasi lahat makuna. Lahat, meron na nga mga sariling items. So, Bren, right now, yes, lugi sila in terms of the gold, pero nandun eh, kita mong makakapalag, lalo na kapag naging continuous lag, yung demonic force ni Pandora. Yeah, pati alam ng NXP kung sino yung uunahin nila eh. Nung nakita nila na out of position or available si Pandora, hindi pa niya nagagamit na yung demonic force, burst ka agad. Pati may kita yung presence of mind dito ni Donna, binash niya yung mas alam siya, lumakas niya sa mga para lang magkaroon sa additional charge. So, takpik. Yung NXPE. Again, yung choke point na yun, kasi yung pwesto na Yeri Hayes sa river manipulation niya, nahatak nila yung Brent Esports dun sa may tight spot na yun. At tinan mo kung paano nila pwesto, hinatak nila yung Brent Esports. Kaya pumasok kayo dito, pero yung slowest pathway para mas slow kayo. Plus the slow from the river manipulation, nahirapan ka agad makatakot yung Brent Esports. And with the damage, plus the slow from the ring of punishment, talaga na-choke out nila yung Brent. Making that a 4-4-1 exchange, sinubukan pa nga nila mag-counterplay or makakuha ng pick-up sa dalawang frontliners dito, Rene Jane Yureshi. Pero si Donut pati si Yelis nasa likod pa rin. At hindi na available yung ultimate ni Pandora, hindi na siya makatakas ulit. And that's a good opening para sa NXP to capitalize this mid-game. Even if sa 10, nakuha na dito ng NXP, yung tempo, yung momentum, it's still biglang dalawang team fight yung nangyari. Isang nag-a-roll kay Rage. Isa rin yung nangyari sa may backline kay Rene Jay. So naipit si Rene Jay doon. Alam niya na siya yung magiging main target dito. But still securing the presence of mind of Lord Malik. Timing. Na-death nila yung Lord. But again, kahit medyo nalugi sila sa team fight, alam pa rin nila na nasa kanila yung Lord. Yung mid talaga. Ng Greek. And slowly pa nila i-capitalize ko. So tingnan natin kung ano yung magiging reaction ng NXPE. But unti-unting nakakahabol yung Brent Esports when it comes to territory advantage. Oh, kumbaga para dito sa Brent, nakuha na sila ng Lord, nakat pa nila lahat ng mga minion wave nila. Sila na may chance ngayon para mazone out yung mga players ng Next Play Evos. Ngayon, Next Play Evos, since nakikita natin na napakakunat na ng mga players at heroes dito ng Brent, hindi ganun kadali for Donut to burst down heroes. And during that last team fight, nandun na yung potential for Brent to single out a player. Imagine, even H2, napilitan siya lumayo at tinapensahan niya si Donut dahil napaka-importante ni Donut sa team fight. If Donut wasn't there, pwedeng nabiretso sana ng Brent Esports. But next play, all eyes on Donut, all eyes on H2 dahil kung crew
crucial sila dito sa laban natin. Ren Esports holding the line. Kahit yung NXP, sabihin na natin dito na okay lang yan. Nasa kanila yung firepower. Ren Esports, ang sinisigurado nila, isa kanila mapupunta yung mga objectives. And nakikita nyo naman yung Lord Count nasa kanila, yung Turtles, dalawa sa kanila. But at the same time, it all comes down to Ren Jayen, how he fights this eh. Kasi kapag nahanap yung proper initiation, madali sa kanila i-convert yun into a win. At dahil sa Glorious Pathway ay masasalba. Pareho lang sila ng CH2. Oh, grabe yun. Kumbaga parang if ever naging successful din yung mga last playables, magandang makakulon para sa kanila. Pero hindi na rin nila pinilit kasi mataas nga naman yung chance na makahabol dito yung side ng Bren. Since we have a guiding wind na rin para dito kay Storm. So, makunat din yung dalawang players na yun. So, we might see another Bloody Lord take from the teams. Ang laking opportunity yun kasi tingin ko lalamangan to sa pwesto, sa pwestuhan. Naging tayan sila. NXPE, nakahatak na rin sa pwesto na rin sila ng apat na member doon malapit sa my Lord area. But kung sino yung mag-i-initiate or mag-i-start ng fight siya yung makakalamang eh. Pero so far, sa ngayon, tingin ko pinipwesto lang ng dalawang teams yung Lord. And they're trying to check kung sakaling sino yung unang mag-react, kung sino yung unang mag-set up ng initiation, maglalabas ng skill niya. So, again, right now, umahabot pa rin yung Ren Esports. Kailangan na tagal lang i-take down si Dora. Kasi napakatigil ni Dora. Ako tingin ko naging maganda talaga yung sagot in terms of Carlos. Kasi isipin mo ah, yung lineup ng Ren Esports, parang ang dami nilang way para habulin ka, para mag-force ng fight. Pero yung tipong hahabulin na, well, may link sila, pero kasi pag bumaba na yung link, enjoy din kayo, mag-enjoy din kami. Dahil panalo kami dito, guys. Ayan na, yun na, yun na, yun na, yun na.